Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Capt.Sel Baysa. Thank you. Thank you so much, Ka Antonio or Tony. Oh, Tony Salaw, ang centerman ng platform na ito na kung saan ay kayo'y nakasubaybay tuwing ganitong oras ng umaga. Ako po si Sel Baysa at welcome dito sa Digital Patrol sa platform sa inyong Facebook, ho, ang Broad Stream Cast Communicators. Yan po ang aming channel. So, it's a Wednesday, the 26th day of the current month, May. At of course, ngayon po ay midweek, napakabilis ng oras at incidentally, napakabilis ng oras at araw ho, at panahon. At incidentally, ito pong midweek na ito, ang huling Wednesday, ang huling Miyerkules sa buwang kasulukuyan. Ako po'y sasamahan ng aking technical director na si Nash Baysa, ganun din ang aming chef. Mahirap po yung kumukulo ang tiyan na walang chef, ano ho. Si Semanita Nanette Baysa Kapampangan. Alright. So, welcome everybody. And of course, anytime now, tayo po ililink, ikakawing, ihuhook up ng Pinoy Hour na nakabase sa Alberta, Canada. That would mean dalawang platform ang inyo pong maaring panuoran at mapakinggan, enable you to follow and monitor ito pong ating pangumagang palatuntunan ito. So without much further ado, well of course, hindi ko pa nababanggit ang Pinoy Hour. Magandang umaga kay John John and Melody and children at lahat ng mga nasa likuran itong kanilang Pinoy Hour na nag-originate dyan sa Alberta, Canada. Alright. I just received a confirmatory word saying from Pinoy Hour, the show is simultaneously streaming with Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Thank you. Thank you so much sa ating mga Pinoy Hour people. Alright. So welcome sa inyong Wednesday presentation. Wednesday program ng palatuntunang Digital Patrol. Ma. Alright, yan po yung para sa mga nagti-TikTok. At alam po natin na sa mga panahong ito, kung ikaw ay nasa loob ng iyong tahanan at ikaw ay hindi niya membro ng tinatawag na APOR o yung mga authorized persons outside residence, eh, the best thing for you to do is to do a little TikTok. Ha? Yan ay magandang exercise in the morning. Many of Filipinos lately have developed the habit of playing TikTok. Or doing TikTok as a form of exercise. Okay? So, without much further ado, iwasto po inyo mga orasan at ito po'y para sa ating mga
listeners, mga viewers overseas. Ang oras sa Pilipinas, Manila time, it's now 15 minutes bago sumapit ang 10 o'clock ng morning. So, mula po sa Pag-asa Forecasting Center, pakinggan natin na ang ulat panahon. But before that, baka makalimutan ko ito. Anyway, babanggitin ito ni Ka Ariel Rojas, ang ating weather forecaster ngayong umagang ito. Mamayang gabi, sa ating mga kababayan, magkakaroon po tayo ating masasaksihan itong total lunar eclipse. Total lunar eclipse na magsisimula alas 7:11 mamayang gabi. At tatagal ito ng 14 minutes. Kaya dun sa ating mga kababayan, sana hindi maulap mamayang gabi upang ating ma-appreciate itong total lunar eclipse. Yan po ay isang, heaven, I would say development. Isang cosmo development. At nangyayari yan, maraming taon ng pagitan. So, don't miss it tonight. The time, 7:11. Ganda ng oras, ano? Para ka nagda-dice. 7:11 ng gabi tonight. Total lunar eclipse. Narito na ang ulat panahon sa pamamagitan ni Ka Ariel Rojas. Ka Ariel, thank you so much. Okay, bakit ganun? Hindi pa nagsisimula eh. Thank you so much na kagad, ho. Okay. Well, let's check. Magdilog kong mga tagapakinig, ha? I must haven't reviewed nor played this after taking or after recording. Ito pong balitang panahon ni Ka Ariel Rojas. So, let me play and let me check it the second time around. Okay? Mula po sa Pag-asa Forecasting Center, narito ang ulat panahon ni Ka Ariel Rojas. Nagbibigay po kami ng maglo-launch po kami ng aming online. Okay, what's going on? Sandaling-sandali po lamang. At what a way to start the show. Don't tell me na nagluluko itong aking tape recorder. I hope it's not. Okay? So, let's check. This time, ang ulat panahon. Tagusubaybay, meron po tayong minomonitor na isang low pressure area at po'y namataan 825 kilometers silangan po ng Mindanao. Sa kasalukuyan po ay hindi naman inaasahan na magiging isang bagyo ang LTE na ito at posibleng malusaw din in the next 24 to 36 hours. Ang LTE po ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ at ito pong ITZZ ay nagudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Visayas at sa Mindanao. May okasyon po na katamtaman hanggang sa malakas ang pagbuhos ng ulan at posibleng magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Luzon, kasama po ang Metro Manila, patuloy pa rin mananatili na mainit maalitsangan ang nararanasang panahon at may chance pa rin ng mga thunderstorms lalo po sa hapon at sa gabi, dulot naman ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa Dagat Pasifiko. Papalo hanggang 36 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw sa Metro Manila, samantalang sa Cebu at sa Davao naman hanggang 31 degrees Celsius. Malaya pong makakapagpalaon yung ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na hasakyang pandagat dahil wala po tayong inaasahang matataas na alon. At maliban po sa ating minomonitor na LTA sa loob ng PAR, wala naman tayong ibang binabantayang sama ng panahon na posibleng mabuo o maka-apekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. Ramayang gabi po, meron tayong makikitang total lunar eclipse. Magsisimula yan lang 7:11 p.m. at magatagal lang 14 minutes para po sa hindi makakakita kung maulap po sa kanilang lugar, may online live viewing po tayo na available sa official Facebook page at YouTube channel ng Pag-asa. Yan po muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga po at mag-ingat tayong lahat. Maraming salamat sa paalala ka Ariel Rojas ng Pag-asa Forecasting Center. Dalawang bagay ang kanya nabanggit. First, yung low pressure area na naispatan somewhere dyan sa gawing silangan ng Mindanao region. But,
para po sa ating mga kababayan, particularly those who miss yung nabanggit ni Ka Ariel Rojas, there's nothing to worry about. At from the looks of it, ay hindi naman magiging isang bagyo ang nabanggit na low pressure area. At secondly, may I repeat ho, yung nabanggit ni Ka Ariel at 7:11 p.m. tonight ay masasaksihan dito sa Pilipinas ang total lunar eclipse that would last for 14 minutes. I just received a word mula sa Pinoy Hour at iko-cover ng Pinoy Hour sa kanilang Facebook Live sa ganap na alas 5:30 ng umaga, Alberta, Canada local time. Itong super flower blood moon lunar eclipse. Yan po ang tawag ng mga Canadians, mga Canucks. Ang super flower blood moon lunar eclipse. So alam na natin yung time standard ng Pilipinas at ng Alberta, Canada. Dito sa atin, 7:11, yung oras ng lunar eclipse, samantalang alas 5:30 naman ng umaga sa Alberta, Canada na masasaksihan. Okay? Now, from Taytay Rizal, I'd like to say good morning to Lides, okay, a sibling of ours, and she's a real estate broker. If you have, well, things which perhaps worries you with regards to real estate, I would recommend Lides, my sister, to do a help for you. That's her line. So, huwag na po kayo mag-isip ng pangalawa, ho. Get in touch with the program and I will repair your problem to her. Thank you. At sabi ni Lides, GCQ Taytay Rizal is watching. Good day to all. Good day likewise, Lides. And similar greetings goes to our dear mother, Mrs. Regina Aviles Biuda de Baysa, 94 years old. And yet, she makes it a point to listen and watch regularly ang Digital Patrol. Thank you so much, Mother. To Tami Hanilio, good morning, Tami. Kasama ni Lides at ni Mother na nakasubaybay sa ating program. Ang ISC people dyan sa Taytay Rizal, hello guys, how are you doing? And apparently they're taking their break. Hi to Maxi Baredo, to the Baredo couple, John and Techi Baredo and family. Okay? The brains behind this ISC business. Okay? So thank you so much. At sa lahat ng ating mga viewers dyan sa lalawigan ng Rizal, particularly dyan po sa Taytay. Kay April Jem. Hello, April. Isa po sa ating silent but regular viewer and listener ng ating program. Thank you, thank you, thank you very much. And in a little while, I'm pretty sure tatanggapin na natin ang pagbati ng ating mga Canucks. Yan. Canucks viewers and listeners mula sa Montreal, Canada. At ganoon din sa Estados Unidos. Hello to Coco Pinuela and family mula sa New Jersey. At ganoon din sa Estrada family kay the couple, Mr. and Mrs. Harry and Presi Estrada and family watching and viewing from Dallas, Texas, USA. Kay Mr. and Mrs. Ken and Norma Uma Swale. Okay? I just received a word from her saying, morning,
from, basahin natin yun, nabanggit niya yung tawag sa mga Canadians eh, which I learned from John yesterday. Morning from Canucks, yan, in Montreal, Canada. Ang pagbati ni Norma Uma Swale. Hello to Ken and family. Likewise to the couple, Mr. and Mrs. Gods and LV Clemente, watching from Montreal, Canada, and their respective family. Thank you. Thank you very much. All right. So, this time, atin munang idaan sa impapuwid para sa kapakanan ng ating mga estudyante. This would add knowledge particular doon sa mga nagbabalik tanaw when it comes to history dito sa ating bansa. Today in Philippine History, courtesy of Pinoy Hour. Noong araw na ito, Mayo 26, taon 1859, si Felipe Agoncillo na isinaalang-alang bilang unang diplomat ng na Pilipino na itinalaga ng pamahalaang rebolusyonaryo na nangangampanya para sa pagkilala sa kalayaan ng Pilipinas ng mga dayuhang bansa ay isinilang sa Taal, Batangas. Happy birthday from here to you, Felipe Agoncillo, isa sa ating mga dakilang Pilipino na isinilang ngayong araw na ito, way back in the year 1859. And of course, same greetings to those birthday celebrators ngayong araw na ito. Si Agoncillo, isang napakatalino na abogado na nakakuha ng perpektong score sa bar examination, 100%, ho, ay itinalaga ni General Emilio Aguinaldo upang maglabi sa mga banyagang entidad na ang mga Pilipino ay mahusay na sibilisadong tao at may kakayahang mapanatili ang isang matatag na gobyerno. Maraming maraming salamat, Pinoy Hour. From LB, LB says, hi to everyone enjoying watching Capt.Sel's program with Gods. Okay? Well, I greeted them earlier, but there's nothing wrong greeting them anew to the Clemente couple, Gods and LB, and their respective children. From Montreal, Canada. Mga Canucks. Ayan, ha? Don't forget that. When you meet a fellow Canadian, you can always address her or him, Canucks. Yan ang tawag sa kanila. Thank you. Maraming maraming salamat. Bringing our time now to exactly 10 o'clock ng morning. And again, welcome to your show dito sa huling huling hour o huling oras ng ating palatuntunan. Tayo po'y hanggang 11 o'clock ng umaga. Alright. From Pinoy Hour, you should cheer up the Montreal Fox Capitan. Sabi niya, Montreal Canadiens hockey team is losing in the NHL playoff. Naku eh, dapat i-cheer up natin talaga. Ha? Medyo nangungulilat ang hockey team ng Montreal dito sa NHL playoffs. Lagay ko itong NHL stands for National Hockey League dyan sa Canada. So, cheer up! Ganun talaga eh. Sometimes you lose, sometimes you win. And who knows, baka magpalit ng mga pangyayari. By tomorrow, baka magbago na. Kayo naman itong nangunguna. Ganyan talaga sa daigdig ng palakasan. Inuulit ko, sometimes you win, sometimes you lose. Alright, so let's get down to business. At atin ang, idaan itong mga balita.
para sa ating mga kababayan, particular yung mga nasa iba't ibang dako ng ating Daigdig. Hi to the Iwabuchi family. Likewise, hi to Charles and wife Chona and the only son, unika iho, si Chase. Yan. Hello guys. Now let's start the business by sending and report to you itong COVID update. Itong walang kamatayang COVID update. Huh? Okay. Kahapon ay merong mga bagong kaso ng coronavirus na naitala ang DOH. Pero 10 laboratory pa ang hindi nakapagbabalita, nakapagpapadala ng kanilang ulat. However, narito ang ulat. Some 3,972 individuals dito sa ating bansa ang nagpositibo sa coronavirus. Now, sending to the total case ng coronavirus sa 1,188,672 ang total case ng mga nagpositibo kahapon. But, kung medyo mataas ang bilang na ito, ito'y simula na mag-umpisa ang COVID sa Pilipinas. Ho. And as of yesterday, sorry for that, ang bilang na mga Pilipino na gumaling dito sa COVID-19, gumaling, the word is gumaling, nakapag-recover na, ay umabot na sa bilang na 1,120,452 individuals. Now, yung mga aktibo pa, yung pagagalingin pa, runs to 48,201. Yun po ang kasulukuyang bilang ng mga pagagalingin pa. Kaya don't you worry, ha? Marami sa ating mga frontliners sa mga pagamutan, whether it's public or private hospital, are doing their assignment well. At sila ang mga tunay na bayani dito sa ating paglaban dito sa COVID-19. At ang total death, ito yung mga namatay. Kahapon, 36 ang nadagdag. Kaya ang bilang as of yesterday na mga namatay dahilan daw dito sa COVID-19 ay 20,019 cases. 20,019 cases ang mga namatay. Yan. Ho, yan po ang ating COVID update. At ang pag-uusapan, ito pong COVID. Ituloy na natin, mga gilukong mga tagapakinig, ha? Alam nyo, palagay ko maagang puputi ang buhok nitong si Mayora Joy Belmonte. E kung hindi ba naman, eto na naman at nasa limelight ang Quezon City, dahilan sa katigasan ng ulo ng mga kabayan natin dito sa Quezon City. Nagkaisang nayon, nag-positibo ang maraming mga naninirahan doon matapos itong pool party. Dahilan sa init na sinundan pa ng inuman blues dahilan sa kapistahan na kanilang patron saint na si Isidro Labrador. That's a week later. Ayan. Kaya namang nadamay yung barangay captain, nadamay yung pangulo ng Homeowners Association ng barangay Nagkaisang Nayon, kasama na ang precinct commander dito sa pangyayaring ito. What else? Just the other morning, madaling araw ho ito, supposedly curfew time, diyan sa barangay Pinyahan sa Quezon City pa rin.
Abay, nagbabalibol yung maraming mga kabataan sa kalye. Ha? Remember, tandaan po ninyo, curfew hours. Nang dumating yung mobile ng QCPD, nagtakbuhan yung mga nagbabalibol. Nang makaalis na ang mobile unit, balik sa kanilang maling gawain na naman itong mga taga-barangay Pinyahan. Siguro, ha? Na itimbre ng mobile unit ng QCPD itong mga naglaro ron ng volleyball sa kalye, ha? Madaling araw, so walang mga curfew, so bihira yung mga nagdaraan ng sasakyan, bihira yung mga taong naglalakad. This time, ang mga miyembro naman ng task force disiplina sa pangungulan ni dating Sendor Lodovico. Ha? Ayun, nagkagulo, nagtakbuhan, pero this time, binato ng bote naman, basyong bote ng mga naglalaro ng volleyball itong mga miyembro ng task force disiplina. Ha? Ngayon, dahil lang sa pangyayaring ito, mananagot itong si Barangay Captain ano ba ang pangalan nun? Check nga natin para sigurado. Barangay Captain Matiktik ata ito. So pananagutin sa problemang ito. Si Barangay Captain na matiktik ng Barangay Pinyahan, mga gilog kong mga tagapakinig. Plus, itong precinct commander, plus yung mga magulang at mga batang kalahok dito sa maagang volleyball game na ito. Yan. Yan po ay sa Barangay Pinyahan. Una, yung nagkaisang nayon, sumunod, Barangay Pinyahan. This time, yun namang matandang balara. Sa matandang balara naman, nagkaloob ng ayuda. Ang this time, ang sangguniang bayan, ang membro ng konseho ng City Hall sa panguna ng mga konsihal ng nabanggit na distrito na sumasakop dyan sa matandang balara o barangay balara. Nagkagulo eh. Siyempre, ayuda. When we speak of ayuda, kwarta yan. Alam nyo, kapag narinig na ang ayuda ay kwarta na ibibigay, boy, that really sounds music to our ears. Maging hindi ka taga roon, gagawa ka ng paraan upang mapasama sa linya. Ha? Ha? Patay tayo dyan, mga gilog kong mga tagapakinig. Ha? Kaya, ayun. Yung iba, walang face mask. Meron man, hindi nakaayos. Ayaw ng mga taga task force disiplina niyan. Hinuhuli yan sa Quezon City. At pinagmumulta ng 300 pesos, unang violation, 500 pesos, second violation, at ang third violation, 1,000 pesos. Masakit sa bulsa yan. Dibali sana kung araw-araw merong cash o financial ayuda, okay lang magbayad. Kung paano kung wala kang pera. Like many Filipinos, are experiencing nowadays. Lahat ay meron pong cancer. May cancer sa bulsa. Yan, dahilan sa walang pera. Ha? Okay. Ang sabi ng Pinoy Hour, lenient. Ha? Si Kapitan, so siya talaga ang at fault. Yan. Yan ang sabi ng Pinoy Hour. Baka pag natapos itong pandemic na ito sa Pilipinas at mabalik na tayo sa normal, ang tanong muli, kailan? Baka ubos ang mga barangay captain dito sa Quezon City.
Nakanda loko-loko na. Baka itong mga barangay captain ay palitan noong nangungunang konsehal sa kanilang barangay. Ganun po kasi ang transition eh. Pag nawala ang barangay captain, yung pinakamataas o nangunguna sa mga councilors na ibinoto o yung mga kagawad na ibinoto ang siyang papalit doon sa pwesto ni barangay captain. Yun po, nakakatakot. Pero posibleng mangyari. At the rate things are going. Nagkaisang na yun, pananaguting ang barangay captain. Ganun din sa barangay Pinyahan. Maging diyan sa may gawin ng matandang balara. Pananagutin din sila. Baka magkaubusan ng barangay captain pagdating ng panahon, mga dilog kong mga tagapakinig. Kaya nakaw. May dagdag ko. Sa mga barangay dyan sa Quezon City, itong insidente naman sa barangay Capri. So that makes four na. Nagkaisang Nayon, Pinyahan, Matandang Balara, pagkatapos itong barangay Capri. Dito naman sa barangay Capri, ibang pangyayari naman ito. Isang dapat ay nagka-quarantine, hindi nakatiis siguro, baka masurot yung kanyang hinihigaan, tumayo. Alam nyo kung bakit? Nakipag-inuman. Diyan po sa kanyang mga kapitbahay. Diyan sa barangay Capri. And as result of which, syempre, sino pa palagi ninyo ang magiging spreader? Di si mamang hindi nakatiis, nakipag-inuman, na nagresulta sa 14 na kanyang mga kapitbahay at mga kaibigan na magpositibo sa COVID-19. Barangay Capri naman yan. Sus Maricepo. Ayan ha, kayong mga barangay captain. Nako paalala. Trabaho naman kayo. Sabi nga ng DILG, imposible na hindi malaman ng barangay captain yung nangyayari sa kanyang barangay. May mga bata siya dyan eh. Meron siyang mga barangay police na tinatawag. Meron silang mga sasakyan dyan na umiikot. Merong mga gadget yung mga yan. May mga camera yung mga yan. At syempre pa, may mga nakadikit kay kapitan na nagbabalita kay kapitan kung ano ang takbo ng mga pangyayari at yung mga balak. Kaya sabi nga ng DILG, mananagot kayo mga barangay captain. Alam nyo, bukod pa dyan, meron din pong warning o babala si PNP Chief Gilor na doon sa ating mga kapulisan, doon sa mga precinct commander, kapag ang inyong nasasakupan ay maisama doon sa tinatawag na super spreader area, patay ka. Aalisin ka sa pagka precinct commander. Mahigpit po ang babala. At napakagandang hakbangin yan. Kasi dapat merong koordinasyon ang lahat. Yung mga homeowners, yung pinakikinggan sa mga homeowners. Na yan. Maaring wala silang asosasyon, pero meron dyan na magsisilbing namumuno yung pinakikinggan, dapat pakilusin na yung mga yan. Sapagkat maawa naman kayo sa liderato ninyo, lalo na ang LGU.
Sa Quezon City, napakalawak ng Quezon City, pinakamarami pong populasyon ang Quezon City. At totoo pong kaawa-awa itong mayora ng lungsod ng Quezon. At katulad ng aking nabanggit nga kanina, etiyak na dadami ang puting buhok ni Mayora Joy Belmonte. Dahilan dito sa konsumisyon. Konsumisyon sa mga nagsasagawa ng mga violations o paglabag dito sa protocol, health protocol na pinaiiral sa lungsod ng Quezon. Kaya medyo maawa naman tayo, ha? Dito sa ating mayora. Maawa tayo sa ating mga barangay officials. Maawa tayo sa mga homeowner presidents na yan. Ha? Na marahil ay nais lamang na mapasaya yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga namumroblema sa init ng ating panahon at naghahanap ng mapaglalanguyan. Maswerte yung mga taga lalawigan, yung mga lapit sa mga sapa na hindi na nakikita, hindi na abutan at posibleng dayuhin pa ng ating mga kapulisan. Napakasarap maligo po sa init ng ating panahon. Napag-uusapan yung init ng ating panahon despite nitong steaming hot weather conditions. Particular dito sa Metro Manila area, ikabit na natin itong mga nasa boundary. Yung apat na lalawigan na kasama rito sa NCR Plus. Alam nyo kung bakit? Kung kailan tag-init, saka mawawalan, magkakaroon itong water interruption ang Maynilad at ang Manila Water Company. Ang dalawang water concessionaires. Kaya doon sa ating mga kababayan, particular dyan sa malaking bahagi ng Las Piñas, ang Muntinlupa, ang Bacoor, Cavite, ang Parañaque, Malabon, Caloocan, ganoon din ang malaking bahagi ng Quezon City, don't be surprised kung simula ngayong araw na ito, medyo mawalan kayo ng tubig. Anyway, may mga lugar naman sa Quezon City na sanay na yung mga naninirahan na walang tubig. Magkakaroon itong paghina ng pressure na magre-resulta sa kawalan ng tubig dun sa mga lugar na aking nabanggit. Ito ay dahilan sa, ang sabi ng dalawang water concessionaires, gumagawa rin sila ng mga paraan upang ihanda ang facilities ng dalawang water concessionaires once na pumasok na officially itong tag-ulan dito sa ating bansa, particular dito sa Metro Manila area. Alam nyo, uulitin ko ito at lagi ko itong dinaraan bilang paalala sa ating mga barangays. Imbis na kayo mag-inuman, imbis na kayo ay magsayawan, imbis na kayo ay maligo ng sabay-sabay sa mga swimming pool sa inyong lugar, mas maganda siguro na magsama-sama naman kayo na maglinis ng drainage sa inyong lugar. Huwag niyo nang iasa sa local government unit sapagkat maraming mga trabaho rin niya mga yan. Imbes na magpahuli kayo, a matter of 10 people will do a gigantic job like itong paglilinis ng estero, paglilinis ng drainage ng inyong mga kanal. Sapagkat sa pagsisimula nitong tag-ulan, itong mga bara
sa mga kanal ang magsisilbing dahilan nitong flash floodings. Pagkatapos, pagpasok ng tag-ulan, ito, lagi na ito ninyong naririnig. Tuwing magkakaroon ng flash floods, tuwing magkakaroon ng baha, ayan, kapag kinausap ng media, ang sisisihin itong administrasyon ni Mayora Joy Belmonte sa Quezon City, ang administrasyon ni Yormeco Is Moreno, and so on and so forth. Kasalanan daw ng mga mayor. At minsan pa, sinisisi itong si Mayor Digong. Kasalanan daw ng gobyerno. Anak ng we, ngayong mga panahong ito na hindi pa gaanong nag-uulan, sa hapon lamang nagkakaroon ng thunderstorm, sana, imbes na mag-inuman kayo, magsama-sama kayo o group of 10, maglinis ng inyong estero, edi nakatulong pa kayo. Ang problema kasi, basta't inuman, merong panahon. Pero walang panahon sa paglilinis ng kani-kanilang mga kanal sa kani-kanilang mga kapaligiran. Walang kusa. Yan. Pero tawagin mo, pare! Inuman na tayo, pare! Maski natutulog, tatayo't makikipag-inuman. So, uulitin ko ho, pakita natin yung pagmamahal sa inyong kapaligiran. Dahil ang una na maapektuhan ng pagbaha, tayo rin. Kayo rin na ang kanal ay punong-puno na ng bara. Ngayon, habang tag-init pa, yung ating mga kababayan na merong mga sirang mga bubungan, pakiayos na yan. Takpan na ang mga butas na yan. Bumilan na ng mga roof adhesive at yung mga itinatapal sa bubungan upang may panahon pa para matuyo. Kung wala kayong panahon para maglinis ng inyong mga kanal i-prioritize muna yung mga bubungan bago yung kanal o otherwise. Habang may araw pa. Dahil lang kapag nagsimula ng tag-ulan, wala nang baha sa labas pero sa loob ng inyong mga tahanan ay meron pang baha. Ang dahilan ay doon sa mga may butas na mga bubungan. Alright. So, paalala po yan, ho. Now, what else could we do sa ganitong pagkakataon na papasok na itong tag-ulan sa ating bansa? Yung pong mga sanga ng kahoy, huwag nyo nang hintayin yung mga tauhan ng Meralco na magputol ng mga yan. Kung ito naman ay reachable, kaya ninyong abutin, putulin na ninyo, lalong-lalo na yung mga nakayakap sa mga kawad ng kuryente. Napakahalaga niyan. Why? Because alam natin na kapag panahon ng tag-ulan, lalong-lalo na sa mga unang buhos ng ulan, napakalakas po niyan. First, hindi natin damayan sa panahon ng tag-init. Kaya nandyan yung malakas na ihip ng hangin. Ngayon, kapag umihip ang malakas na hangin at ito ay umihip doon sa malalaking puno na ang sanga ay nakayakap sa mga kuryente, kawad ng kuryente ng Meralco, may tendency para maputol yan. Now, sino itong well,
sino itong tinatawag natin na maapektuhan nitong kawalan ng kuryente, di ba tayo rin? Lalong-lalo na yung kawad ng kuryente ay nakapatong doon yung sanga ng kahoy. Ito po yung mga bagay na dapat ay nasa ating isipan. Simple lamang po yan. Elementary. So, inyong i-report kay barangay captain, kayo namang mga barangay captain, dapat asikasuhin ninyo yan. Huwag yung, i-report natin sa Meralco. Yan lagi ang sinasabi. Report natin kay Jose Aldariaga. Eh, huwag niyo nang hintayin. Sa dami ho ng mga lugar na inaasikaso ng Manila Electric Company, yung mga lugar na na posibleng mawala ng kuryente, like yung pong bahagi ng let me check ho. May mga lugar diyan sa southern part ng Metro Manila area ang nakatakdang mawalan ng kuryente ngayong araw na ito. Ang dahilan ay dahilan dito sa paglilipat ng pasilidad ng DPWH. Maapektuhan dito yung mga poste ng Meralco. Kaya yun, problema yan, mga gulo kong mga tagapakinig, kung kaya't mawawalan ng kuryente diyan sa bahagi ng southern part ng Metro Manila area. Narito po ang ulat ho. Mula alas 8 ng umaga na wala na. Sa mga sandaling ito, wala ng kuryente. Natatagal hanggang alas 4 ng hapon ang Kapitolyo ng Pasig o diyan sa Kapitolyo, Pasig City. At ganoon din sa Barangay Pineda, diyan pa rin sa Pasig City. Ulitin ko, alas 8 ngayong umaga, natatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay dahilan sa relocation ng mga pasilidad na daraanan ng mga proyekto naman ng DPWH. Kaya yun po ang katanungan doon sa ating mga kababayan na nagtatanong at nais malaman kung bakit wala silang kuryente. Diyan sa Kapitolyo at Barangay Pineda sa Pasig City. Yan, maliwanag ho yan, ho. Salamat po. Diyan sa ating mga kaibigan sa Manila Electric Company sa pagbibigay ng impormasyong ito sa Digital Patrol. Pero oras po ginap ng alas 10:30 ng umaga at patuloy pa rin kayo na nakikinig sa inyong palatuntunang naririnig alas 9:30 all the way till 11 o'clock ng umaga ang inyong Digital Patrol. Alright. Now, meron pong tatlong sunog na naganap dito po sa Metro Manila area o National Capital Region kahapon. Sa ngayon po kay Major Ann Celoso, ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region, 21 mga tahanan ang nauwi sa abo. Ito'y sa likuran lamang ng pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Yung pong sunog na naganap. 21 mga kabahayan ang nasunog. Samantala, 2 bahay din ang nasunog diyan sa Condiman Street sa Sampaloc, Maynila. Meron ding mga commercial structures ang nasunog naman diyan sa may commercial district sa Barangay Sembo,
sa Makati City. Yan po'y kahapon, tatlong sunog. At wala namang naiulat na nasaktan o namatay sa nabanggit na mga sunog na yan. Alam nyo, sa aking pag-usap kay spokesperson ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region, Major Siloso, eh kanyang binanggit na ang kalimitang dahilan ng sunog ngayong mga panahong ito ng tag-init ay yung faulty electrical wiring. Baka yung inyong mga tahanan ng inyong inokupahan ito, ang inyong gamit lamang ay refrigerator, isang computer, isang air conditioning unit. Meron kayong, of course, radyo. Yung mga state of the art. Now, as years go by, eh medyo umasenso eh. Nagkaroon ng karagdagang kita. So, yung isang air conditioning unit, eh may tatlong anak, nadagdagan ng dalawa, naging tatlo na. Ha? Yung computer, bawat isang anak nagko-computer, tatlo na ang computer na ginagamit. Eh nadagdagan pa ng refrigerator. Dalawa na ang refrigerator na ginagamit. Ha? Now, bukod doon, eh yung dating LPG run na stove, inadagdagan pa ng dekuryente. Ha? So, dagdag ng dagdag, pero yung kuryente nang sila'y nagsimulang mag-inokupahan yung bahay, eh singliit ng palito ng posporo. Hindi isang ayon doon sa dami ng mga appliances. Eh syempre pa, magbubunga ito ng tinatawag na over capacity ng mga ginagamit na dekuryenteng appliance o appliances. So what happens next? Sunog. Yan po'y paalala ni Major Mary Ann Siloso ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region. Ay ipacheck nyo na sa isang lehitimo ho. When I say lehitimo, yung pong lisensyado na electrician, palitan na yung inyong main o yung pinaka pinagkakabitan ng mga appliance nyo ito, palitan ng mas malakas at makapal na wiring na kaya yung dami ng inyong mga appliances. O dili kaya makipag-coordinate sa BFP. Tutulungan po kayo ng Bureau of Fire Protection. Alam nyo, ang pagbibida nga ni Major Siloso, kung hindi lang nga inabutan ng pandemya, yung kanilang proyekto na kanilang pinapasyalan yung bawat tahanan sa National Capital Region, inaalam at aalamin nila kung namimit ng inyong bahay yung lakas ng kuryente na dapat na magpatakbo ng inyong mga appliance. Eh yung mga nangungupahan, eh hindi na eh. Hindi na nagche-check yung mga yan. Eh yung mga may-ari ng mga apartment, lalong-lalo na yung mga sugapa sa upa, sugapa sa pera, eh hindi naman nila alintana eh. Kung magkasunugan man eh. Malay natin kung ang kanilang apartment ay ininsured nila. Which probably is. Hindi ho ba? Ininsure. Ngayon, wala silang pakialam doon sa titira sa kanilang unit.
Basta nang alam nila kapag nasunog, naka-insure yan, ha? Edi meron silang insurance na makukuha. E sino ngayon ang kawawa? Ang kawawa dyan, yung nangungupahan. E nandiyan lahat yung gamit eh. Kaya yung mga nangungupahan sa mga apartment, ha? Yung mga mangungupahan pa lang, eh ang paalala po ng Digital Patrol, ha? I-check ninyo. Ipa-check ninyo sa isang electrician yung inyong uupahang unit. At maging yung mga pre-made, sabi nga po, o pre-constructed na mga bahay. Marami ngayong mga bahay dyan ngayon, lalo na ganyan sa may gawin ng Barangay Aurora. Pag-aari ng isang Hapon, yung mga condominium houses dyan. Nabili yung lupa, tinayuan ng condominium. Kaya ang balita ko, yung mga ginamit sa pagtatayo ay mga second hand. Lintik ang galing na negosyante nitong tinamaan ng magaling na Hapon na ito. Ha? Basta nakakita kayo ng two-story o three-story na mga condominium dyan sa may Barangay Aurora, dyan sa Daang Claridel, dyan sa may gawin ng Rodriguez. Ha? Rodriguez ba yun? Basta Barangay Doña Aurora po. Marami dyan mga kondo, condominium. Pakamahal ng condominium dyan. 8 million, 10 million. Gayong ang halaga lamang ng pagkakatayo ay hindi pa aabot ng 2 million. Ipacheck ninyo yung wiring, napakahalaga ho niyan. Ha? Sapagkat yung electrical wirings, hindi ho visible yan sa ating mga mata. Natatakpan ng simento yan eh. Bukod tangi lamang, yung plano ang makapagsasabi. Minsan, sinasabi na malaki yung wiring na dapat ikabit. Pero sa pagtitipid noong seller o contractor, hindi nasusunod yan eh. Sino ngayon itong talo? Yung talo, yung buyer. Kaya ipacheck ninyo. Maganda marahil tignan sa labas yung condominium. Pero ang laman nito ay bulok. Parang yung taong may karamdaman. Maaring nakikita ninyo masaya, pero maraming nararamdaman. Ayan. Okay, ang sabi ni Chincha Buste, watching from Kuwait. Good morning po, Captain Sel. Good morning likewise sa Chincha Buste. Ingat kayo dyan, yung mga OFWs natin sa Kuwait. From Pinoy Hour, overprice ang sabi ng Pinoy Hour. Uto-uto, sabi ng Pinoy Hour, ang bumili ng ganyang price na condo. I'm referring doon sa ating nabanggit na 8 million. Yan totoo. 8 million ang halaga ng itinayong condo ni Ginoong Hapon. May-ari ho ng mga condominium dyan. Kaya wala na ngayong hangin na dati-rati na sisinghot ng ating mga kababayan dyan sa Barangay Doña Aurora ay dahilan dyan sa matataas na mga condo houses plus yung matataas na mga gusali dyan sa Barangay Doña Aurora. Nung araw, napagandang tumira dyan eh. Sabi ng Pinoy Hour, hindi naman prime ang lugar, Kapitan. Middle class lamang, you're right. Pero ang mga nakakabili dyan, mga pawang mga dayo. Siguro dahilan sa proximity ng lugar sa palengke, proximity sa mga butika, sa mga ospital, at sa mga commercial establishments. Katulad nitong automobile capital ng bansa ang Banawe. Kaya namang
minahalan nitong si Mr. Hapon yung presyo ng kanyang kondo. Kaya hanggang ngayon, may mga lugar pa, may mga condominium houses pa na hindi mabili-bili. Wala ka namang masisinghot, maamoy na sariwang hangin eh. Plus yung lugar, puno ng daga. Ang dami pong mga eateries dyan eh. Magpasyal po kayo dyan. Sasabihin ninyo na totoo yung aking sinasabi. Sabi ng Pinoy Hour, Hapon, luko-luko. Kung hindi ba naman eh. Anyway, kanyang-kanyang mga negosyante. Kung medyo may maluloko, talagang lulukohin. Kaya naman, nandito ang Digital Patrol upang magpaalala. Hindi biro ang masunugan, mga gilog kong mga tagapakinig. Yung iyong naipon ng maraming panahon ay mauuwi sa abo. Isa pang dahilan, apart from itong electrical o faulty electrical wiring, ay itong open flames. Yung inyong mga lutuan, kaingat po tayo. Sapag ngayon ay mainit, konting dila lang ng apoy, mauuwi sa conflagration. O yung tinatawag na malaking sunog. Alright. At linisin din ang inyong mga bahay doon sa mga luma ninyong mga gamit. Yung mga damit, yung mga newspapers, yung mga libro na maaring sa tinagal-tagal na ng panahon hindi na ginagamit, napapanahon na para i-dispose. I-dispose na yan. Upang sa gayon, kung sakali mang magkaroon ng apoy, hindi makakakuha kaagad ng madidilaan ang apoy. Sapagkat alam nyo, sabi ni Major Siloso, 5 minutes lamang yung simula ng pag-apoy ay maaaring mauwi na ito doon sa pagkakaubos ng inyong tahanan. Kaya't mahalaga rin na meron kayong talaan ng mga bumbero at maging ang ating mga volunteer firemen. At ganoon din ang inyong barangay upang inyong may ulat kung merong ay posibleng pagmumulan o meron ng sunog o apoy sa inyong tahanan. Malaking bagay ang magagawa niyan. Bueno, maraming salamat. Sa Muntinlupa City ngayong araw na ito, ay meron pong bakunahan. At ang pahayag ng Muntinlupa City Government, AstraZeneca ang kanilang ipambabakuna. Akala ko ba, pinatitigil muna ni Mayor Digong itong announcement kung anong brand ng bakuna ang ituturok. Pero mukha nakalimutan ng Muntinlupa City Government. AstraZeneca ang kanilang ipambabakuna. Sa San Juan City naman, mag-house-to-house campaign si Mayor Zamora at ang mga City Hall authorities. Lalong-lalo na doon sa up to now ay hesitant na magpabakuna. At sasabihin daw nila na mabuti na na tayo po'y mabakunahan. Kaya merong house-to-house campaign ang pamahalang lungsod. Sapagkat up to now, marami pa rin ang hesitant. Ayaw na magpabakuna. Diyan sa San Juan City.
Yan. Yan po ang kaganapan sa dalawang lungsod na yan. Alright. Sa, nako, ingat po tayo ho. Sapagkat ngayon tang-init, eh, sangayon po sa aming chef na si Simanita, eh, madali pong mapanis ang pagkain. Dahil lang po ito sa init. Ha? Alam nyo, sa Bulacan, kahapon, ha? Eh marami pong tao ang na-ospital dahilan daw sa pagkain ng sawarma. Ha? Yung sawarma, ito yung giniling na ibinabalot doon sa wrapper na hindi ito yung lumpia wrapper. Kakaibang wrapper ito eh. Ha? 57 katao ang na-ospital dahilan dito sa pagkain ng sawarma. Ha? Sa Cebu City naman, merong 37 mga Cebuano ang kumain ng humba. Ha? Ito yung parang adobo eh. Ha? Cebu style, humba. Yan. O humba raw, sabi ng aming chef. Ha? Sa Bisaya, umba. Yeah. O humba daw, humba. Ha? Mahirap itong kasama mo eh. Bisaya. Ha? Okay. Yan po ho. Ang dahilan, poisoning o pagkalason. Kaya naman dun sa ating mga kababayan, kung meron pong natirang pagkain, pananghalian, huwag na po ninyong hayaan sa mga lamesa. Kung meron pang espasyo ang inyong refrigerator, ilagay niyo muna sa loob ng fridge ang lugar o yung pagkaing naiwan upang makaiwas sa pagkasira. Yan. Alright. Aha. Alam nyo, sangayon sa ating mga economic managers, sa katapusan pa ng susunod na taon, meaning 2022, nasisigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Ha? Alam nyo, bakit din natin tulungan itong ating mga maliliit na mga negosyante? Yung mga naglalako ng mga damit, yung mga shorts na ano na ibebenta, nabibili dyan sa may Taytay Rizal. Marami ho dyan. Tulungan natin sila sapagkat lugi na itong ating mga negosyanteng ito. Maging ang shoe industry sa Marikina City. E kung medyo meron po tayong naitatabi pa sapagkat ang mga sapatos, mga tsinelas, diyan sa Marikina ay inilalako na po sa murang halaga. Kawawa no? Ha? Kawawa yung ating mga shoe seller, yung ating mga negosyante ng sapatos. Sangayon sa kanila, nung bago tayo, bago nag-umpisa itong coronavirus sa ating bansa, ang bentahan ng sapatos diyan sa Marikina ranges from 20 to 30 pairs a day. E ngayon, swerte na lamang daw sila na sila'y makabenta ng 3 pares sa isang araw. Ganong kalupit ang negosyo ng sapatos diyan sa Marikina. At apparently, ganyan din kalupit ang bentahan ng mga shorts, ng mga duster, at mga damit pang bahay dyan sa Taytay Rizal. Kaya tulungan po natin sila, ho. Tulungan natin sila. Now, may iba tayo ng paksa. Ito namang hinggil sa politika ang ating bigyan ng kukulang pansin. 2022, ang eleksyon dito po sa ating bansa. Pipiliin natin ang
magiging pangulo for the next 6 years. Pipiliin din natin ang pangalawang pangulo at maging ang Senado, maging ang gobernador, vice gobernador, ang mga konsehales, maging ang mga barangay captain. Sabi ni Attorney Howard Calleja na siyang convener ng isang bayan coalition party. Ito yung sama-samang mga partido na ilalaban sa sinuman na ilulunsad ng ruling party, yung party ni Mayor Digong. Pero ang matunog ngayon, nasasabak ay itong presidential daughter na si Inday Sara Duterte Carpio bilang pangulo, na ilalaban. Akala ko ba ayaw, sapagkat inyong narinig ho yung mga balita na ayaw daw tumakbo bilang pangulo, pero matunog na. Eh, ang sabi ho ni Attorney Howard Calleja, ilo-launch ng isang bayan coalition itong online selection ng mga karapat-dapat na kandidato na tatakbo sa eleksyon sa 2022. Now, pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Calleja. Nag-BPP po kami ng maglo-launch po kami ng aming online voting app o online selection app. Kasama po dito yung aming mga nominado para sa pwesto ng presidente, vice presidente at 12 senators. So ibig sabihin, ang mga mamamayan, mga members ng isang bayan at para actually yung public can join in our selection process in choosing or in selecting a single candidate for president, vice president and 12 senators. Yun ho, the public can join dito sa pagpili sa sino mang ipananagupa ilalaban dito sa kandidatong pagkapangulo, VP, and etc. etc. ng ruling party next year. Nabanggit ni Attorney Calleja na napipisin nila na ilahok bilang pangulo si VP Robredo, si dating Justice o Associate Justice Antonio, ano bang pangalan? Ni, ano nga bang pangalan nun? Associate Justice Corpus ba yun? Ayan. Okay. Anyway, nawala sa isip ko yun yes, Antonio Corpus. At ganoon din si Nancy Binay. Pero si Manny Pacquiao na tatakbo bilang pangulo ay hindi nabanggit. Anyway, ang sabi rin ni nabanggit din pala si Isko Moreno ng Maynila. At dinagdag pa ni Attorney Calleja, mga gilong ko mga tagapakinig, na may mga kakausapin din silang mga kandidato sa pagkapangulo. Yan ang kanyang binanggit. Pakinggan natin. Senator Sunny, Senators Grace and Nancy, and then of course, Mayor of Manila, Mayor Isko. However, meron pa tayong mga dalawa, tatlo na kinakausap. So siguro mag-expand pa yung ating nominee for president and vice president. Pagdating naman sa nominado sa mga senador, sa last count po, palabang pananasat 20 na ang mga people na maging nominado namin. Pero siyempre, pipiliin lang natin 12 candidates. Yun, meron na rin 20 mga supposed to be ay tatakbo bilang senador other than yung mga napipisil ng isang bayan na ilahok ipanlaban sa sinumang tatakbo
sa ruling party ni Mayor Digong. Ha? Magandang eleksyon ito. Ha? Sapagkat mismo ang ating mga kababayan, maaari kayong lumahok, ha? Dito sa online selection na ilunsad ng isang bayan. Okay ito. Ha? Maganda itong hanganing ito. At yan po ay upang maging sagrado at tamang-tama ito pong 2022 elections. Because what we need, pagilog kong mga tagapakinig, ay isang liderato na mamumuno sa ating bansa na, of course, na ating pinananalangin ay makatutulong dito sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. So with that note, ako po si Sel Baysa na nagpapasalamat muli sa lahat ng ating mga viewers and listeners na mga suki at palagi ang sumusubaybay ng inyo pong palatuntunang Digital Patrol. My thanks to Pinoy Hour. Salamat John John. Thank you so much. At kay Nash, ganun din kay Semanita. Ako po si Sel Baysa, nagsasabing standby sa susunod na palatuntunan ni Binibining J.C. Bautista. Ang Buhay Online. Dito pa rin sa Broad Stream Cast Communicators. Ang inyong pong channel, ang inyong platform dito sa Facebook. Oh, maraming salamat muli. At until tomorrow, God willing, magkasama-sama po tayong muli. So, God bless the Philippines. Stay safe and healthy always. Dios ti angina. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po. Ibasun yung mga orasan ang oras sa Pilipinas, ginap ng alas 11 ng umaga.